Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ni Chinese President Xi Jinping ang buong suporta nito sa anyay sovereignty and security ng Russia. Sa ulat ng China Central Television na CCTV, nag-usap umano sa telepono ang dalawang leader at sinabi ni Xi na patuloy nitong susuportahan ang Russia kaugnay ng ilang mga issue. Dagdag pa rin ang pagtiyak ng dalawang leader para sa economic cooperation sa gitna ng sanctions na ipinapataw ng ilang mga Western countries sa pangunguna ng Amerika. Inilahad ni Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB Executive Director Maria Cristina Cacion na ilalabas nila ang desisyon bago matapos ang buwan ukol sa apela ng transport groups na 5 pisong dagdag pasahe sa jeepney. Ayon kay Cacion, sa June 28 ang susunod na pagdinig at may 6 pisong dagdag pasahe rin o 2.50 pesos kada kilometrong petisyon na naghihintay ng desisyon. Umaapela rin ng pagtaas ng minimum fare hike ang taxi sa kabila ng subsidy program na nakalaan para sa kanila. Inaasahang mapagdesisyonan nito bago magpalit ng administrasyon. Ikinababahala ng health advocate na si Dr. Anthony Leachon ang posibilidad na pagtama ng mild surge ng COVID-19 sa bansa sa darating na Hulyo. Sa panayam kay Dr. Leachon, nagkaroon na anya ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 bunsod ng iba't ibang variant ng Omicron, vaccine warning immunity at paglabas ng publiko sa pinaiiral na public health protocols. Nangangamba rin ng health experts sa posibleng pagkakaroon ng long COVID-19 syndrome sa mga tinatamaan ng nakamamatay na virus na kalaunan ay maaaring makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Bunsod nito ang pagpapaigting sa pagbabakuna at pagbibigay ng booster shots ang isa sa mga makikitang paraan ng doktor upang hindi na muling magkaroon ng COVID-19 surge. Sa kasalukuyan, nasa 15 milyon pa lamang ang nabibigyan ng booster dose mula sa 70 milyong fully vaccinated individuals sa buong kapuluan. Babalik sa Kongreso ang umatras sa pagkandidato bilang senador na si Rodante Marcoleta matapos aprubahan ng Commission on Elections sa COMELEC ang substitution nito bilang nominee ng Sagip Party List. Nag-withdraw ang 2nd, 3rd, 4th at 5th nominees ng nasabing party list kaya kinakailangan silang palitan ng ibang nominado kabilang si Marcoleta. Matapos ang nominasyon kay dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa P3PWD party list, ito na ang 2nd pagkakataong pinahintulutan ng COMELEC ang substitution matapos ang eleksyon. Isa si Marcoleta sa mga humadlang na mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN. Iniurong niya ang kandidatura sa Senado dahil sa mababang resulta sa surveys. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Sa mahigit 4 na taong pagbangon ng Marawi City sa bakas ng digmaan, muling nagbukas ang lagusan ng panganib sa buong Lanao del Sur. Talaga nakafocus ako doon sa destruction of this group. Paano napigilan ng puwersa ng militar ang isa na namang banta ng terorismo na dala ng mga natitirang miyembro ng Daula Islamiyah Maute ISIS Group? Until meron pang mga ISIS, hindi natin sila titigilan. Ngayong Sabado, ating balikan ang Marawi City sa kanilang pagtindig sa karasan at abangan ang ipinamalas na kagitingan ng mga sundalo upang hindi na muling maulit ang Sigalot ng Kahapon. Magandang gabi, Pilipinas. 5:15 ng hapon hanggang 6:15 ng gabi sa PTV. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.